Quachero. Itong ating ulam ngayong gabi. January 24 today. It's Happy Monday. Magluluto tayo ng pinakuluang pechay na may isda. Pwede sinabaw ang isda with pechay. Ayan, nakasak lang na. Ito yung ating nabiling pot sa Japan. Kasi wala tayong pambili ng bago. Mahal siya eh. Nasa Japan lang tayo bumili. Ito ang ating menu. Isda. Nilagyan ni Mr. ng maraming kamatis, sibuyas. May luya ba ito? May luya. May luya. Papakuluan natin yan. Yung as ano, isda, bago sinaklang, inan na yan, nilinis na namin kahapon yan, nabili namin sa tita ko. Nilagyan na ng asin tsaka ng paminta para lumasa na. Antayin natin kumulo yan. Pagkakulo niyan, pagkulong-kulo na siya, lasang-lasa na yung sibuyas, kamatis, kaluya. Timplahan natin ng konting patis siya. Tapos, at saka ilalagay ang pechay. Napakasariwa ng pechay na nabili ni Mr. Napakaganda. Hinabad muna natin sa tubig. Kasi, ano, para yung mga lupa na sumiksik dyan or kung ano man yung sumiksik sa mga dahon-dahon, matanggal. Kaya hinugasan tapos binabad ulit. Para sigurado natin malinis yung kakainin natin isda. Wait lang natin kumulo yung isda. Na ating isda. Ang bango. Sobrang bango ng isda. Nangangamoy yung ano eh. Yung paminta. Baliktarin natin yung isda para malutong maigi yung both side. Yung luya. Numulot na ang mga luya. Bagay mo na nai. May ilo naman. Paano mo magiging ng pita? Ano mo dahil kumukulo na siya, lalagay na natin yung pechay. Pinaabot ko na yan. Malinis na tong pechay na to. Kasya ba dito sa ating ano to? Kasya. Parang yung kasa mo, tanda mo. Kasi halo-halo nila natin. Nagbubulang. Yan. Ito yung ating sandok. Masyadong marami yung nabiling pechay. Ay, konti lang. Ilagay mo lang sa takero. May saklo. Takloban mo natin ulit. Yan natin lumambot ng konti yung pechay. Pag kumulo ng konti, tsaka natin titimplahan ng patis. Bago kong tanim na onion likso. Nakakatuwa oh. Meron na siyang tubo. Malapit na natin ma-harvest. Ito rin meron na. Tapos ito naman yung unang tanim ko. Ito yung mga na harvestan na natin. Yan, meron siya mga bagong tubo. Kaso payat. Ibang breed kasi ito eh. Ito yung ano, native na onion. Ito yung mga nabibili sa grocery, yung malapad. Yeah. Update ko na lang kayo kapag malalaki na sila ulit. Pwede na nating harvest, gawing pang-garnish sa ating mga lutuin. Or pampabango sa pagkain na yan. Yan. Medyo nalanta na yung ating pechay.
May paminta na to eh. Konti na lang, papakuloyin pa natin ng konti kasi matigas yung mga stock ng pecha, yung puti na yun. Matagal siyang lumambot. Napaka-healthy nitong dish na to. Hindi kami naglalagay ng mga magic syrup tsaka dini sa mix. Asin paminta lang. Tapos, konting patis, pampalasa. Ganyan lang kami magluto ng sinabawang isda. Para healthy. Yan. Ang bango. Napakabango ng luya, sibuyas, tsaka ng gulay. Yan. Kulong-kulo na siya. Pwede na nating patayin. Tapos lalagyan ko na lang ng konting garlic toast sa ibabaw para mas masarap. Yan ang kinagandahan ng pagsapat ni Luto. Kahit pat wala na siya sa apoy, sumusubo pa rin siya. Lumalabas yung natural na lasa ng isda at gulay. Kaya mas prepare ko magluto sa mga pat. Kung na ganito. Muusok-usok po. Napakabango. Kasi amoy na amoy yung luya. Tsaka isda. Kain tayo, mga kalakwatsero. Ingat po sa ating lahat, ha. Kaya natin kumain ng mga masusustansyang pagkain. Lalo na't pandemic, uso ang sakit, ubo, sipon. Mas magandang kumain tayo ng mga sinabawang ulam na may mga gulay. Pati si Perena, oh. Vegetarian. Kinain yung tuwan-tuwa siya doon sa tangkay ng petchay. Kinakain niya yung tangkay ng petchay. Sarap, be. Naka-apat na tangkay na siya. Isang gusto niya, oh, yung tangkay ng petchay. Sarap, be. Aba, dami na nakain ng baby namin, oh. Hindi niya na dahon ng petchay. Basta luto. Pwede naman sa kanya yan kasi wala naman kaming mga preservative na nilagay dyan. Yum, yum, yum. Pati si Bebe, nagustuhan ng petchay. Enough na, dami na.